Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, October 18, 2023. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa itong northeasterly wind flow na nakakaapekto nga po yan sa extreme northern Luzon at northern Luzon. Wala naman po masyadong impact ito, no? Asa lamang natin yung mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pagulan. Magiging maganda nga po ang lagay ng ating panahon, pero asahan po natin meron nga mga posibleng pagulan dito nga po sa may parte ng eastern section ng Central Luzon, dahil nga meron tayong umiiral dyan na tail end ng cold front o yung shear line na posibleng magdulot nga po ng pagulan. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast, meron nga tayong posibleng low pressure area na imo-monitor sa may parte nga po ng Guam. Dumako na nga po tayo sa ating rain animation kung saan makakaranas ng mga posibleng pagulan. Mamaya nga po, alas 10 ng umaga, may mga posibleng pagulan, very light rain nga po dito sa eastern section ng Bicol Region at dito nga po sa parte ng Polillo Island ng Quezon. Saan natin may mga mahina at katamtamang pagulan. Meron din po dito sa may parte ng Puerto Princesa, Palawan, at magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng halos sa malaking bahagi ng ating bansa. Asahan natin yung maulap na kalangitan. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy nga po magkakaroon ng mga mahina at katamtamang pagulan ng eastern section ng Central Luzon and Southern Luzon. Ganun din po sa may parte ng Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 12 ng hapon, no, ganun pa rin po, meron mga posibleng mahina at katamtamang pagulan sa eastern section po ng Central Luzon, sa Palawan at maging dito nga po sa may Zamboanga City at Davao. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, may mga posibleng pagulan na dito sa may parte ng Mindoro Provinces at ganun pa rin sa may eastern section ng Central Luzon at maging dito nga po sa natitirang bahagi ng Palawan, Zamboanga at Davao ay may mga posibleng pagulan. Pagdating naman po ng alas 7 ng gabi, no, asahan natin yung localized thunderstorm dito sa may parte ng Metro Manila at magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng bansa, maliban na lamang po pa rin dito sa may parte ng Polillo Island, Quezon, at dito nga po sa may eastern section ng Mindoro Provinces at maging dito nga po sa may parte ng Zamboanga at Davao may mga posibleng isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 9 ng gabi, asahan nga po natin meron pa rin mga mahina at katamtamang pagulan dito pa rin sa mga lugar kung saan nga sa may Polillo Island, Quezon, sa may parte ng Mindoro Provinces at dito nga po sa may Zamboanga at sa may Davao. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, may mga pagulan pa rin dito sa may parte ng Zamboanga, ilang bahagi ng Mindanao, at maging dito nga po sa may parte pa rin ng Polillo Island at ng Quezon, may mga posibilidad pa ng pagulan. Magiging maulap na kalangitan naman sa may parte ng Visayas at dito nga po sa natitirang bahagi ng Palawan. Magiging dito nga po sa may Northern Luzon, magiging maulap nga po ang kalangitan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po by October 19, may posibleng low pressure area tayo pero malulusaw din po yung kagad. At pagdating naman po ng October 20, no, asahan natin magiging maganda ang lagay ng panahon. Asahan pa rin po natin yung mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng Sabado, October 21, may mga pagulan po tayo dito nga sa eastern section ng Luzon. Dahil nga po, mapapansin nyo nga po ulit yung pagbanggaan nitong dalawang hangin. Ito nga pong posibleng amihan, no? Yung northeast monsoon, dahil ito na nga po yung cold front at magkakaroon nga ng mga posibleng pagulan dito nga po sa gitnang bahagi ng bansa. Pagdating naman po ng October 22, may mga mas posibleng malalakas na pagulan pa sa eastern section ng bansa. Kaya iba yung pag-iingat at pag-anda para nga po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
Pagdating po ng October 23, ganun pa rin po yung magiging possible scenario natin. At pagdating ng October 24, dito nga po may posibleng mas malalakas na pag-ulan. May possible low pressure area ulit sa labas ng bansa, dito naman sa western section ng ating bansa. At posibleng magdulot naman yan ng pag-ulan sa may parte ng Palawan. Meron nga po tayong possible low pressure area na mabubuo dito nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung monitor natin kung ano nga ba yung magiging possible scenario niyan. Pagdating naman ng October 26, meron pa rin po tayong mga posibleng pag-ulan sa eastern section nga ng ating bansa. Kaya iba yung pag-ingat at paghahanda pa rin po. Ito nga po yung possible low pressure area natin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 27, ito nga po yung low pressure area. At ito nga po yung monitor natin na kung ano nga ba yung magiging scenario nito. Kung mapapansin nga natin, malakas nga po itong hangin na bumubugso dito sa may hanggang parte ng Pacific Ocean. Kaya ito nga pong low pressure area na to sa ngayon, posible nga itong bumaba ng bahagya kapag umabot na dito sa northeasterly na tumutulak nga dito patungo sa may parte ng eastern section ng ating bansa. Again, inuulit po natin na yung ating advance weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advance weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng samahan ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.